Minsan kasi kapag sobrang luma na, ang hirap nang i-restore. So, wow, ang ganda. Ang galing ng pagkaka-restore nila. So, ito, grabe, ang laki pala ng bahay. Ang gaganda naman ng mga... Alam nyo, speechless na lang talaga ako, mga kaytsubero. Ganda naman na ito. Kaytsubero, magandang umaga sa inyo lahat, and tayo ay nagbabalik dito sa Pulilan, Bulacan. So remember, galing tayo dito sa Pulilan, kung di ako nagkakamali, 2 weeks ago, and pinuntahan natin yung Casanova Ancestral House and na-meet natin ang may-ari na si Justice Cesar Casanova. And dumiretso tayo ng Casa San Francisco, and sabi ko nga sa inyo, diba, na kapag nakapagpaalam ako sa may-ari ng Casa San Francisco, babalik tayo. And finally, pinayagan tayo, kaya gusto kong magpasalamat kay Mr. Demetrio Bahet and sa kanyang may bahay na si Ma'am Emma Bahet. Ayan. And maraming salamat din kay Ma'am Gina na nakipag-usap sa may-ari para payagan tayo na mag-vlog sa Casa San Francisco. So daan muna ako ng simbahan, pero hindi ko na ito i-video, no? Kasi nakita naman natin dun sa last vlog dito sa Pulilan, Bulacan. Okay, so yan yung simbahan ng Pulilan, Bulacan, mga kaytsubero. Yan. So, diretso na tayo sa Casa San Francisco. Okay, so binabati ko lahat yung mga kababayan natin dito sa Pulilan, Bulacan. Hello po sa inyo. And ako nga ay nagbabalik dito sa inyong bayan. Ayan. So, nandito na tayo sa San Francisco. San Francisco Street. Ito na ba yun? O ito na nga yun. So dun sa mga hindi pa nakakapanood ng first vlog natin dito sa Pulilan, so pinuntahan nga natin yung Casanova Ancestral House. Ilalagay ko na lang yung link dito sa description below para mapanood ninyo, ano, dun sa mga hindi pa nakakapanood. So eto na siya, mga kaytsubero. Dito tayo sa harapan. Kelly, ka na, pasok na tayo. Hello, boss. Magandang umaga. Kay Ma'am Gina. Okay, so ulitin ko lang, Casa San Francisco, mga kaytsubero. So ang bahay na ito, mga kaytsubero, ay dating pag-aari ni Felix Laksamana. So itinayo ang bahay na ito, mga kaytsubero, noong 1929. So halos 94 years old na ang bahay na ito, no?
Pero ito ay nabili noong 2015 ng mag-asawa na sina Mr. Demetrio Bahet at Mrs. Emma Bahet. Tapos noong 2015, ni-restore ang bahay. At doon din sa taon na yon, ng 2015, binuksan din ang bahay na ito. So ngayon, ito ay events venue. Ano? So ni-restore lang talaga nila yung bahay. And meron lang silang mga idinagdag, ano? Makikita nyo yung bintana, meron na siyang salamin. Kasi air-condition na siya dahil nga events venue na siya. So kailangan nilang lagyan ng salamin para sarado talaga. Ano? Ayan. Galing. Even yung bakod, oh, makikita nyo. Itong bakod, original ito mga kaytubero. Galing na ito. Ito mga kachubero, hindi ito original na nandito. Itong statue na ito. Tsaka yun, oh. Ayan, nilagay na yan nung nabili na itong bahay ng mga Bahet. Ayan. So, punta lang tayo dito. So, makita yung... So, makita nyo itong pinakalikod. Diba? Ang ganda. Ang galing. Ayan. So ulitin ko lang mga kachubero, no, itong Casa San Francisco, ito ay events venue. So pwede dito ang prenuptials, debut, birthday parties, weddings, private events, reunion, at kung ano-ano mga klaseng events. Ayan, pwedeng-pwede nyong gawin dito sa Casa San Francisco. Ayan. Diba? Makikita nyo, yung copies window nandun pa rin, pero nilagyan nila ng salamin. Ayan. Nice. Hello Sir Alvin Sevilla. So kayo po yung caretaker ng Casa San Francisco po, ano? Yes sir. Hello po. So magubad tayo ng sleeper kasi wag na po. Sure po kayo sir? Wow, ang ganda naman pala rito sa baba. So eto sir, kapag may event dito sila kumakain, no, nag buffet. No sir, ano? Dining area nila. Ang linis. Ayan, so ulitin ko lang, ano, ito ay events venue na ngayon. So maganda rin yung ginawa nila kasi wala silang binago dun sa structure ng bahay. Ayan, all original. Diba nakakatawa makakita ng mga lumang bahay na nare-restore at saka nire-repurpose nila kesa yung bahay na pinabayaan na lang hanggang sa maluma, tapos nung maluma saka ni-restore. Minsan kasi kapag sobrang luma na, ang hirap ng i-restore. So ang nangyayari kapag ganun, halos nababago yung disenyo ng bahay. Diba?
Siyempre, ang engranding hagdan. Ang ganda ng pagkaka-restore nila, no? Okay, so another dining area. Oh, ito maganda to kapag mga private events era, no? Itong room na to, no? And kung meron kayong meetings, private events, tapos konti lang naman kayo pwedeng-pwede dito. Ganda. So CR nila, siyempre silipin natin. I'm sure marami sa inyo magtatanong ano yung itsura ng CR. Siyempre yung CR kasi normal, mostly pinapalitan na yan kasi hindi naman lahat ng CR ay pwedeng i-retain kung ano yung itsura niya noon, ano. Oh. So modern na siya, no? And kitchen. Ganda na ito. Ganda. Siyempre, wala na naman akong ibang masabi kundi nice, ang ganda. Which is totoo naman kasi. Diba? Wow, Manuel Baltimore. Grabe, wala na naman ako. Alam nyo, speechless na lang talaga ako, mga kaytsubero. Ganda naman na ito. Ang galing, oh. Lampshade. Nice. Okay, diretso tayo sa taas. Anong tawag dito? Comment below, mga kaytsubero. Wow, ang ganda. Tingnan nyo naman, mga kaytsubero, yung taas. Wow. Wala na akong ibang masabi. Ngayon, nahihiya talaga ako naka-sleeper. Anyway, galing lang naman ako sa bahay, tapos kotse, tapos dito na. Ang galing ng pagkaka-restore nila. So, ito yung sinasabi ko kanina, mga kaytsubero. Ayan, no? So, nilagyan nila ng salamin. Pero, ni-retain pa rin nila yung kapis window, syempre. Ayan. Dahil nga, air-condition na ang place, ang bahay. Wow. So ulitin ko lang ha, lahat yung mga nakikita nyo na yan, original yan. Yung ceiling, etong mga walls,
flooring. Ayan, mga original yan. Ang galing. Natutuwa ako sa stairs. Kita nyo, oh. Ang ganda, oh. Oh. Ang ganda. So, dito muna tayo. Ito siguro dati mga rooms ito. Noong pag-aari pa ni Felix Laksamana. Ayan, ito room siguro ito noon. So, ito yung Casa San Francisco, mga kaytsuwero. Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Lumang camera, mga kaytsubero. So, alam nyo na kung ano ito. Butaka. Parang artist si Sir Demetrio. Hindi ako nagkakamali. Parang lahat ito ay gawa niya. Itong mga paintings na to. Tingin nyo, mga kaytsubero. Mamaya, tanong natin sa caretaker. Ang ganda ng salamin, oh. And ito, bago na ito na in-install nila. So, dito pala mga kajubero, parking pala ito. Sana pala dito na ako nag-park. Naiiyak kasi ako. Grabe, ang laki pala ng bahay. Jose Hernandez, artist.
Ang gaganda naman ng mga paintings. Jeff Dizon, Al Perez, Mario Parial. Wow. Hugo Hoyzon. Yonzon. Hugo Yonzon Jr. Ito, Angel Cacnio. Abe Lucas. Ang galing na ito, mga kaytsubero. Nice. Grabe. So kung mapapansin nyo itong bahay, punong-puno ng mga paintings. Parang yung may-ari ay isang artist, ano? So mamaya malalaman natin sa caretaker, tanong natin, ano? Ayan, so ito, another room. Galing, oh. Kita nyo, puro paintings, oh. Oh. Ang galing nito, oh, bigas. Iba't ibang uri ng palay. Ang galing. Oh. Ang galing. Gusto ko yung idea nito. Ang galing ng gumawa. Sino kayang gumawa niyan? Hermes Santo. Oh, gawa ni Hermes Santo lahat ito. Luis Yi Jr. Ito, altar naman, mga kaytsubero. Atay bed, aparador. Okay, so ito na naman tayo, mahiwagang salamin. Oh, may bedroom, mga kaytsubero. Ang ganda. Ah, makakatulog ako dito. Kita nyo naman yan. Diba? Makakatulog ako dito. Wag lang yung super luma na bahay. Tapos, kung ano pa rin yung, kung ano yung itsura niya noon, tapos ganun pa rin, tapos matutulog ako doon. Parang feeling ko hindi ako makakatulog. Ayan, eto makakatulog ako. Nice.
At least meron silang room. For example, kasi may wedding, di ba? Or debut. So, meron silang room kung saan sila pwedeng magstay, ano? Ayan. Galing. Di ba? To CR. Ito modern na, syempre. Di ba? So, kapag nandito ka sa kwarto, parang modern house with a touch of vintage house. No, tapos paglabas mo dito sa sala, eto na yung bubungad sa iyo. 'Di ba? Oh. 'Di ba? So ulitin ko lang, ang bahay na ito ay dating pag-aari ni Felix Laksamana. So ito ay itinayo noong 1929. Tapos naibenta sa mga Bahet family. Tapos ni-restore siya noong 2015 and then inopen din siya noong 2015. So ngayon ay isa na siyang events venue. Ayan. Galing. Ah, ano ba yung nandito dito? Tingnan natin dito. Ah, parang CR? Ah, hindi. Parang bodega na nila dito. Huwag na tayo dyan. Okay, labas tayo dito. Wow. Ang galing. Ang galing ng pagkaka-restore ng bahay. Uy, naabutan ko to. Sa probinsya. So, nung panahon namin, kapag may ganyan ka, mayaman ka na. Grabe, ang lawak ng bakuran nila. Muli, nagpapasalamat ako kay Sir Demetrio Bahet at saka kay Ma'am Emma Bahet. Ayan, maraming salamat po kasi inalaw niyo po ako na mapasok at ma-vlog itong Casa San Francisco. Again, maraming salamat po sa inyo. And kay Ma'am Gina, maraming salamat po sa inyo. Okay, halika na, baba na tayo. Sir, may tanong po ako. Si Sir Demetrio po ba artist? Hindi naman. Ah, hindi naman po. Mahilig lang siya. Ah, okay. Akala ko artist si Sir eh. So, mahilig lang pala talaga sila sa mga paintings. No? Ano siya? Ah, talaga. May mata siya kung titingin siya, no? Kaya pala yung mga paintings mo makikita nyo, kakaiba, no? Sir Alvin, maraming salamat po ulit, sir, ha? Okay, welcome. Oh, maraming salamat po ulit. Ayan, labas na tayo, mga kaitsubero. And for reservation and inquiries about dito sa Casa San Francisco, ilalagay ko na lang dito sa screen yung kanilang Facebook page and ipa-flash ko sa screen yung kanilang cellphone number. And hanapin nyo lamang si Ma'am Gina. Okay, labas na tayo dito. Boss, thank you ah. Rowell, no? Sir Rowell, thank you. Tsaka kay Sir Alvin yung kaninang nag-assist sa atin, yung kanilang caretaker. And Sir Rowell, thank you po ah.
Oh, babalik ako.